Magandang araw sa lahat at sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Kung saan man kayo naroon, magandang araw. So ngayon, pag-aaralan natin at pag-uusapan itong tamang pagpapakain ng ating mga biik para hindi po sila magdumi ng basa o magdumi ng tubig para maiwasan yung pagka-dehydrate at maiwasan yung pagkamatay ng inyong biik o panghihina na sanhi ng pagkamatay. So, pero bago yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, isubscribe mo na ang ating channel. Like, share, comment at huwag din kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video na i-upload. So, tara na! So, ayun ang ating pag-aaralan at tatalakayin itong tamang papapakain ng ating mga biik. Pagkawalay, unang araw po. Pagkawalay, kailangan po 100 grams lang muna ipakain nyo para sigurado po na hindi mabuhos yung kanilang intestine at maiwasan yung pagdudumi ng basa or pagdudumi ng tubig ng sanhi ng hydration at sanhi ng panghihina ng inyong mabik at mamamatay pa kung hindi maagapan. So, unang araw, 100 grams lang muna. Pangalawang araw, 150 kung hindi ng basa. So, pangatlong araw, 200 grams kung hindi pa rin ng basa. So, sa loob po ng 15 days, is yun lang po ang yung pakain, 100 grams unang araw, 150 pangalawang araw, 200 grams pangatlong araw, kung okay na. So, pwede mong dagdag-dagdagan siya kinabukasan, paunti-unti, hanggang umabot ka po sa tinatawag na 500 grams sa loob ng 15 days. Actually po, ang tamang kain, pakain po is 200 grams to 500 grams. Kaya nga lang po, ayon po sa aking mga naobserbahan, eh, kapag kawala talaga ng mga biik po, ang lalakas nila kumain, tapos sanhi yung pagtatae dahil nabuhos yung kanilang intestine. So, ang ginagawa ko, 100 grams muna sa unang araw, 200 grams naman sa 150 naman sa pangalawang araw, pangatlong araw, 200 grams, unti-untiin ko na siya, 250, hanggang makaabot ako sa 500 grams sa loob ng 15 days. Yun. If sakali po na hindi talaga may iwasan, ang inyong mga biik, eh, nagbasa talaga ang dumi, dahil malamig ang panahon, lalo na ngayon, or nakalimutan yung punasan ng kanilang sahig dahil malamig, or naambunan sila, or nasubrahan nyo sa pakain, turukan nyo lang po ng iron dextran na 1.5 to 2 ml bawat biik. Sa loob po ng 3 days, lispid mo na, okay na po yung biik ninyo, mabalik na po sa normal yung mga dumi nila. Pang pinabukasan nga po, pag ilispid mo sila at maturukan ng iron dextran, sige na bukasan po, maging okay na yung mga biik ninyo. So, yun po ang ginagawa ko kasi yung iron dextran po, meron siya tinatawag na hematinic na sangkap na magpapalakas ng inyong immune system ng inyong mga biik. Nandoon yung function ng blood cells, meron yun additional ng blood sa hemoglobin, at gamot na rin siya sa mga lagnat, parang ganyan yung ano, yung sangkap na hematinic. So, yun na talagang ginagawa ko. At marami na po na tayo natulungan sa isang vlog natin. Kaso po, hindi ko na ma-open kaya naggawa ako ng bagong video natin. So, next video natin, ipag-uusapan naman natin, pag-aaralan natin yung paano naman magpakain ng starter feed sa ating mga alagang baboy para maiwasan naman yung pagdudumi ng basa sa pagpasok ng starter kasi stressful. Saka, bago kong makalimutan pala, pagwalay po na inyong biik, maglagay kayo ng electrolytes at multivitamins o multiv sa kanilang patubigan. Kasi yung electrolytes o dextrose powder yon na mag-prevent po ng dehydration ng inyong mga biik, lalo na't magdumi sila ng basa o tubig, yung dextrose powder na electrolytes po ang magpapalakas sa kanila, mag-iiwas sa kanila sa dehydration. At saka yung vitamins naman ay siyang mag-replace ng tinatawag na pagkawalay sa mga biik dahil wala silang gatas na madididi. So yung vitamina ang magpapalakas sa kanila at magsusupply sa kanila mga katawan para hindi sila manghina. At para naman po hindi nila masyadong mamimiss ang gatas ng ina. Kaya yung vitamins na multiv ang kailangan niyong ilagay. So ayun lang. Sana po next time magkaroon tayo ng pagkataon, pag-uusapan naman natin ang iba na din pag-uusapan patungkol sa pagbababoyan. At huwag nyo din kalimutan i-share ang ating video para man po makabot sa ating mga kasamaan ng babuyan na wala pang kaalaman patungkol sa pagbabuyan. Ang yung iba na umpisa pa lang, so kailangan natin i-share ang ating video para makatulong tayo kahit kapano. So yun lang, God bless us all.